one of the good-looking ninongs of today's wedding. Hello, sir. Thank you so much for being with us today. Tanggalin ko talaga kasi mabilis akong magsalita eh. Well, good afternoon sa inyo lahat. Hindi ko alam kung paano nahugot. May Rapol ba ito yung pangalan namin? Paano? Well, anyway, good afternoon once again. Actually, sa karamihan ko nang inatinda na wedding, usually hindi naman well wish, pero a sort of advice as a, also a husband. Lalo kasi sa amin, sa Philippine Air Force, mostly sa mga kasamahan ko, kaya treasure talaga namin yung kasal. So, I will tell you, kami may mapang stronger pa rin yung relationship namin as husband and wife. May kinakanta kami na marriage encounter. So, ikaw, kayong dalawa, magkakanta rin kayong dalawa, supposedly. So, sa class namin, class 51 kami, naano sa amin na may four rings of marriages. So, ang first ring, siyempre, nag-engage mo, tinitawag na engagement ring. So, kanina, kinasal sila, yun ang tinatawag na second ring is wedding ring. Yung pangatlo, ito na sinasabi ng pare, na pagsama na kayo, at hindi maganda yung pagsasama nyo, yan ang third ring, yung tinatawag na suffering. Yung pangapat naman, pag hindi na kayo makaintindihan, maghiwalay na kayo, at nasira ang ulo nyo, yung ginagawa sa sabing tiririn. Pero anyway, kanina ang ginawa nyo naman, may count na naman yan. It has focus on the word kasal. So kasal, at sabi ko nga, pag hindi kayo nakaintindihan ng dalawa, at saka away na ito yung away palagi, hindi kayo makaintindihan, dyan nangyayari yung kasal na nagiging sakal. After that, as usual, nag-iwalay kayo, yan tinatawag naman na kalas. So, limang letter lang yan, yan pala tayo nag... Pero, pag nakaintindihan kayo, make God the center of relationship, yan tinatawag na lakas. Okay? So, sabi nga, walang smooth-sailing relationship sa husband and wife. Sabi nga ni kanina, walang nangyayari kayo sa pamilya niya. Sa pag-ano nyo, life will pull you down, pero God will lift you up. Okay? So, andito na kami, mga ninong, pumili ka lang dyan kung sinong gusto mong... Dito lang kami, 10. Remember, military ang asawa mo. So, anytime from now, kung malipat man siya sa maintenance, they will be deployed. Just understand ng trabaho niya. Ang advice ko sa inyo palagi is constant communication. Libre na ngayon. May pwede ng anytime, video call. Well, be good to your wife. Huwag mong gawing motto, the more the merrier. Kasi mahirap yan. Huwag mo kaming gayahin. Hindi, nandiyan lang yan. So, good luck sa inyong dalawa. Best wishes sa inyong lahat. Baka hindi tayo makita-kita. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Alright. Thank you so much. Maraming salamat po, Mr. Antonio Perez. And